babaeng pinagtaksilan. Hahamakin ang lahat, makapaghiganti lang. Katulad ng isang misis sa Iloilo na punong-puno na sa kanyang mister, kaya nagpa siyang putulin na ang kataksilan nito. Pinatunayan ng isang misis sa bayan ng Carles sa Iloilo na kapag napuno na ang salop, maghahalo ang balat sa tinalupan. Habang natutulog, balihim na pinutol ang ari ng kanyang mister. Napaiyak na lamang ang mister nang nagising na ito na nakubad na at putol ang ari kung saan balat na lang ang naiwan. Pinutol niya ang inakala niyang ugat ng kanyang problema sa kanyang mister. Nito lang nakaraang linggo, tahimik lang na nag-iinuman ang mag-asawang Baby at Rick. Hindi nila mga tunay na pangalan. Nung nalasing, natulog raw ang dalawa. Pero si Baby biglang bumalikwas at bigla niyang naalala ang lahat ng kanyang mga hinanakit sa kanyang asawa. Pinutol niya ang ari nito. Taong 2001, waitress sa isang videoke bar si Baby nung nakilala niya si Rick. Sa ganda mong yun, wala kang boyfriend, maniwala. Nahulog ang loob nila sa isa't isa. Makalipas ang dalawang taon, sila'y nagpakasal. Biniyayaan ng tatlong anak. Pero ayon kay Baby, habang tumatagal ang kanilang relasyon, unti-unti raw nagbago ang kanyang mister. Sino na naman tong nag-text sa akin? May babae ka na naman daw. Naniniwala ka naman dyan. Naninira lang yan, sigurado. Di umano, babae, madalas babae. Niya itong nahuhuling may ka-text. At ang sweldong iniintrega nito sa kanya, hindi raw buo. Malimit din daw na late itong umuwi, kaya kinutuban si Baby na ang kanyang mister may iba nang kinalolokohan. Simula pa yung nagbuntis ako sa panganay ko. Yun yung sinimula ng away namin. Tapos, yung pasensya pa rin. Hanggang sa pangalawa, pangatatlo, pasensya pa rin. Anong oras ka? Ba't ngayon ka na dumating? Bubunga ka na naman. Papasokin mo muna naman ako. Kinumpronta ni Baby ang kanyang asawa. Pero mariin daw nitong itinanggi ang lahat ng kanyang suspecha. Dinalaya doon sa bahay namin. Nagkainuman sila ng mga kabarkada niya, sabay yung babae. Ay, pambira, pwede naman dyan pag-usapan. Kaya ka pala, dito natin pag-uusapan, pag gusto ko dito. Sobrang galit ko, nabaril ko siya. Nagpasensyahan naman kami ulit. Sabi ko, para hindi lang masira yung pamilya namin. Pero ang hindi raw niya kinaya, nung nabalitaan niya na hindi lang daw isa ang kirida ng kanyang mister, kundi lima-lima. Siyempre po nagagalit pa ako, pero sabi niya sa akin, wala kang ebidensya. Yung kasamaan sa construction, yun yung nagsusumbong sa akin. Yung dumating na ako sa barracks nila, hindi ko nakita yung babae na yan. Kasi binabantayan ko ng kilos niya eh. Pinagluluto ka na, no? Wala pa, kuya. Alam mo, gantong luto yung sarap, kuya. At ang pumutol daw talaga sa kanyang PC ng pasensya. Nung nabalitaan niyang pati ang kanyang kapatid, kinakalantari daw ni Rick. Nagaharupan sila ng kapatid ko. Parang sa akin, una-una, baliwala lang. Yung huli na, parang sabi ko, hindi na to harutan lang basta. Iba na to. Kasi yung kapatid ko mismo, parang yung gumagawa ng paraan na mag-aaway kami. Parang maraming dahilan. Tapos yung asawa ko, hindi na sabay sa amin kumakain. Magkasabay na sila, magkasalo pa. Kaya nito lang daw Abril 22, niyaya ni Baby ang kanyang mister na mag-inuman. At nung sila'y nalasing, nakatulog. Doon na ipinasa kamay ni Baby ang hustisyang hinahanap niya. Sa pagising ko, sabi ko, ano bang pwede kong gawin sa kanya para matigil na to ang kabaliwan niya sa akin? Kumuha siya ng gunting at hindi nag-atubiling. Putulin ang maselang bahagi ng kanyang asawa. Ginawa ko na lang, sir. Pinutol ko na lang yung pag-aari niya. Pag naputol na to, sabi ko, wala na kami pag-awayan habang buhay.
kasi hindi na siya makapangbabae. Yung gunting na yon, ano, ginunting ko sa kanya, tinapon ko na lang sa dagat. Nasyak ako. Nagkibig na kibig ako ng kamay ko. Maraming dugo yan. Maraming. Dali-daling isinugod sa ospital ng Iloilo City si Rick. Sa kaso ng pasyente, more than 6 hours na po na pinutulan siya ng ari. Tapos yung putol hanggang base po ng penis. So mahirap na pong i-reconstruct yung ari. Kaya ginawa namin, completion na lang ng penectomy. Inubos na lang namin kuha. Tapos yung para makalabas yung kanyang ii, i-retract na namin sa penile urethra na lang pinalabas. Dinakip naman ang pulis si Baby. Kasalukuyan siyang nakapiit sa Municipal Police Station ng Bayan ng Carles. O sa ngayon, nagsisisi ako, pero pinipilit ko talagang tanggapin niya kahit anong mangyari. Tapos na eh, nagawa ko ng ginawa ko. Sakit ko talaga sa pero pilit kong tinitiis na lang. Ngayon, wala naman talaga ako magagawa. Andito na ako sa kulungan. Hinintay ko lang ang desisyon ng asawa ko. Talagang tuluyan niya ako, hindi. Nasakit po kasi ngayon nakulong siya. Kasi nawa po ako sa kanya eh. Kahit ganun siya, kapatid ko pa rin. Nito lang Webes, nakalabas na ng ospital si Rick. Sa ngayon, simpe masakit, pero tanggap ko na. Ipinaliwanag ni Rick ang kanyang panig. Sa 14 na taon daw nilang pagsasama, ang madalas nilang pinagtatalunan ang pagiging selosa ni Baby. Pero kailanman, hindi raw siya nangaliwa. Pag binibiro siya na may babae ako, tinututuhanan niya kahit alam niya na binibiro lang siya. Kaya kada araw nag-aaway kami dahil lang sa sinasabi nila na may babae nga daw ako. Wala ako nakita na may krida siya. Wala man dito ng na may pumupunta sa bahay niya. Wala naman kami nakita na kung ano-ano diyan, kung may kirida siya. Nanginginig niya na po ba sa ato na may ginagawa talaga siya? Wala. Kulong niya ka talaga! Kwento pa ni Rick, hindi ito ang unang beses na sinaktan siya ng kanyang misis. Ito yung tinaga niya ng ano, sanggot. Oh! Ah! Ito yung binaril niya ng .38. Yung bala nandito pa ngayon yan sa loob, hindi pa nakuha. Isa pa yung binuhusan niya ako ng gasolina, isa dito, pababa. Saka yung niloto ni mama na gulay. Binuhos niya lahat sa ulo ko. Mahal ko lang yung asawa ko, kaya hindi ko siya kayang gantihan. Binaliktad niya lang, sir, sa akin. Sa totoo niyan, siya una na nakit. Dipinsa ko lang sa sarili ko, sir. Gayunman, tiniis lang daw niya ang lahat. Simpleng naawa ako sa mga anak ko, sa kanya. Naano ko na rin yung haba ng pinagsamahan namin. Kaya hindi ko siya hinihiwala yan. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Tatakot ako na magkasama kami ulit. Baka sa susunod, ipatayin niya na ako. Wala raw siya ngayong balak na iurong ang isinampan niyang kaso laban sa kanyang misis. Kasong may sampa sa kanya, sir, is mutilation. So nasa repay sa penal code po iyon under section 262. Penalty is reclusion temporal. Pinakamataas na kulong niya is hanggang 20 years. Di bali, Tani, kung pinutulan mo ng ari ang asawa mo, kung nagatakbahanay ang asawa mo kag ang babae niya, yung naaktuhan mo, hey, wala kang makitang prueba, wala kang basihan, paano na yan ngayon? E putol na yan, mabalik mo pa ba yan? Siyempre, galit na galit ako sa kanya eh. Kasi gusto niyang pamilya na una, pahiwalayin kami. Gusto nila sa anak nila ang mga pangasawa, yung malapad ang lupa, may negosyo, hindi katulad sa akin yung walang trabaho, tsaka wala akong pinag-aralan daw. It's to that extent, meron talagang psychological imbalance. Possible na susceptible din yung mga marriage couple because of the dynamics ng relationship nila. Meron silang trauma in the past relationship or severely depressed sila na undiagnosed and that will lead to more aggression. Nito lang Biyernes, sa hiling na rin ni Baby, binalaw siya ng kanyang biyanan, ang ina ni Rick. Ano ang gidya na kita ang pag na ginamumugid na saya? Yan ang barko siya, baliwala yan lang. Pagkakita ko yan sa may western, daw malipog ako sa kita ko sa sakang sa bana mo na nagawilwig. Ay, kung buro ko ni ikaw buro. Kasi may matay ka na kung nakita mong sitwasyon. Kadabo man nga paraan nga mahalin ikaw, ut doon mo gitin mo, tani ko nang layas ka na lang. Kung wala mo lang itani po, ut dang buto. Uy, kita durong gamo, tani niya. Bisa mag-ikwan pa ka mo, hindi lang tani pag utdon ang buto. Mano, wala mag-hadlock gan isi sa imo. Kita mo man sa
Magwakal sa sa imo, nagasabat pala si Murling sa imo. Gusto mo lang gani na magpa, mamurat-murat ka mataya. Tama, kung hindi siya makainom, istorya ko naman hindi magsabat. Kung makainom sa, si Papa ang nakasaksi sa iyong batasan. Be, pamati bala, naghambal bala si Papa mo kay dig. Hindi ka mag hindi ka magpiyar kay hambal niya kay nga traidor bala ina bisan bata ko balaan ko na traidor ina nga si papa mo nakatuwa di sa wala ko yagat kusar sa imo si na yang maka desisyon niya si na may desisyon hindi yang ako hayo mo na gani sala mo na ya kay nagpasakit kada kay sala mo na kay kunway mo yagin himo kay kada asubong sa first one waay pagani ikaw sing may na ebidensya hala mo na nga panati mga matik-tik sa karon hay kung ginadakop mo sakto. Hindi mo kayo papasensyaw, hindi na yung nanay. Si, may trabaho ko, isa rohas. Si Bundi, ikaw na iya, ambisa nga harap ka na, wala kaya kapasakit. Ito sa bungo, kapasakit o. Mag ano? Tulirar. Manano pa nga, tulirar ang ginasiling mo yung tulirar. Gay, ina ko yas ang mga tulirar, imo. Binuang na nga istoryang imo, iya. Inaamin ko lahat ng ginawa ko. Ayoko lang dagdagan pa ng hindi. Walang katotohanan. Tiisin niya ang parusa, yung ano ang parusa sa kanya, sa mabulok sa kulungan. Samantala, sa kabila ng nangyari, mahal pa rin daw ni Baby, si Rick. At gusto pa niyang muli silang magsama. Mahawa ka sa akin, patawarin mo na ako. Pinagsisihan ko naman yung ginagawa ko sa'yo. Naghihirap na ako dito sa kulungan, mahawa ka sa mga anak natin. Pag-usapan natin to. Para nga mo na awa, hindi ko na kaya dito. Hindi kita mapapatawad. Okay lang sana kung pinutulan mo lang ako ng daliri o kamay, siguro mapapatawad pa kita. Tagal na rin ako nagdusa sa tabi mo. Subukan mo naman ngayong ikaw naman ang magdusa. Sa bawat relasyon, may mga pagsubok, may mga anay na sumisira sa tiwala at pagmamahal. At ang mga hindi pagkakaunawaan, hindi nareresolba. Ang mga ito ang puputol sa kaligayahan.